Kumusta mga kaibigan? Ngayon ay ipapakita ko naman sa inyo kung paano natin gawing kapaki-pakinabang ang lumang water pressure tank na kagaya nito. At kung meron kayong lumang water pressure tank na gawa sa plastic ay pwede nyong gawing taniman kaysa itapon ninyo. Maraming beses nang nagpalit ng ganitong water tank. Ano? Ngayon, sabi ko, kaysa itapon ko uli ay itinabi ko. So meron akong dalawang naitabi at gagawin nating taniman. Ito ay biniya ko na. No? Ayan. Ito yung loob niya. At binutasan ko na rin siya. No? Ayan yung pinakailalim. And then ito yung sa loob. No? So gawa siya sa plastic. Tara, samahan ninyo ako. At simulan na natin. No? At syempre, gumawa tayo ng kahoy na pagpapatungan ng ating water pressure tank. Bali, meron din siyang stopper sa magkabilang side. At ang susunod natin gagawin dyan ay guguhitan na natin ano, para pagka hiniwa natin or biniyak natin mamaya ay meron tayong guide at properly ang pagkakabiyak. No? So, para mas madali natin na hiwain gamit ang grinder. So ayan, sinukat muna natin at ginuhitan para mas maganda ang maging output. At syempre, yung ating ginawang patungan, no, yung kahoy, yan din yung ginamit ko sa paggawa ng PVC pipe gardening. Ano? At ang purpose naman dyan is para hindi gugulong or iikot ang inyong water pressure tank. At ayan, sa kabilang side naman ang ating ginawa, ang ating ginuhitan. So make sure na ito ay nasa sentro or pinakagitna para pag hinati ay pantay. So yun. At susunod natin ay gagamitan natin ng ito ang grinder, no? So pang-cutting siya, no? Ang bala niyan. And then ayan, syempre dapat dahan-dahan lamang, take your time. Sapagkat ang trabaho na bara-bara ay pwede kayong madisgrasya. Kaya ito ay dandahan ko lamang ginawa at dandahan pero tuloy-tuloy ang magiging resulta niyan, syempre ay maganda. At syempre walang disgrasya, yun ang pinaka-importante. So hindi na rin ako gumamit ng gloves kasi total ay sanay naman na akong gumawa nito at gumamit nitong grinder. At syempre, marahan kong ginagawa, no? Hindi kagaya ng sinabi ko, wag bara-bara at baka kayo ang pitikan ng inyong ginagamit na grinder. At syempre, meron namang guide ang ating grinder kung sakali, no? Para hindi kayo masaktan, no? Hindi kayo masugatan. Meron siyang guide. So yun, ito namang kabilang side ang ating gagawin at ulitin lamang natin yung unang proseso sa kabilang side. So same thing, dapat dahan-dahan lamang at huwag magmamadali, no? Kagaya ng sinabi ko, ang lahat ng pagmamadali ay hindi magkakaroon ng magandang resulta. So ano lang, i-enjoy nyo lang ang bawat bagay. Ganun lamang po talaga ang buhay. At dapat kung anong meron ay enjoy lamang. At ito na nga po mga kaibigan, nabiyak na natin, no? So meron pang sa kabilang side, no? Yan dito. At bibiyakin din natin, ano, ayan. At ang laman nito, kaibigan, na water pressure tank, ayan, para siyang, ano, salbabida or rubber, made in rubber siya, no, na may hangin siya, no, doon nagkakaroon ng pressure. And so, yun, at ito, itataob na natin. At ang susunod naman natin ay ang gagamit tayo ng barena, no. So, bubutasin natin siya. No, ang sukat naman ng pambutas ko dyan ay kagaya din ng ginamit ko sa paggawa ng PVC pipe, no, yung gadaliri. And ito naman yung kabilang side, no. At ulitin lang uli natin yung proseso at yung kabilang takip ay natapos na natin. So ganun lang, medyo i-post lang natin, no, para mas madali nating mabutas. Ayan. And then ganun din, bubutas tayo ng kagaya ng ginawa natin sa PVC, tatlong butas, so isa sa gitna and then magkabilaan, no, dalawang side. So ang ginawa ko na lang pagitan niyan ay 4 inches or 4 na pulgada. At ito, tapos na natin ang isa na to, clear na siya. At ito namang isa ang
ating isusunod, no? So ganun lamang, ulitin-ulit natin ang proseso. Bubutasan natin siya sa gitna at siyempre dapat ilapat natin ng ayos, ano, para hindi mag-slide, no? At ayan, binutasan natin sa pinakadulo and then gitna. Basta't ang magpapagitan po tayo ng 4 inches sa bawat butas, no? At yun ang katamtaman at subukan na yan. And then yung kabilang side, so ganun din, bubutasan din natin bukod sa gitna and then magkabilaan, no? So 4 inches or 4 na pulgada ang ating ginamit na sukat. At ang susunod naman natin ay ang poste, no, yung stand. At ito ay gamit natin ang kahoy, no. So sapagkat ang mga kahoy dito, mga kaibigan, ay treated or hindi basta-basta nabubulok, matagal na panahon bago mabulok, ano. At napakarami na lang kahoy dito, pero palibasan ang mga kahoy is galing din naman sa US mostly, ano, yung kanilang in-order dito sa Bahamas. And then yan, no, so meron tayong mga power tools para mas mapabilis ang ating ginagawa, no, hindi na basta mano-mano. Ito ang kagandahan ngayon ng bagong mga technology natin ngayon na mas napapabilis ang trabaho, no. So lahat ay power tools ang ating ginagamit, no. So yan, mga naipundar ko naman dito yan. At pag umuwi ako, syempre dadalhin ko yung mga power tools ko na yan. Ayun. At malapit-lapit na, sana nga makapag for good na, pero okay lang, hindi ko naman minamadali. So ito, ayan, meron na tayong stand, ano? Meron tayong pinaka-poste, yung pinaka-paa niya. At binabare na lang natin, na in-screw natin. Mas matibay kasi pagka in-screw, no, kaysa sa pinapako, no? Kasi dyan, syempre yung thread ay pumipigil na kumalas, no? So yung pinakaibabaw ay lalagyan din natin, ano, para yung pinakapatungan ng ating binyak na water pressure tank. And then naglagay din tayo ng stopper magkabilaan para hindi magsishake yung ating ginawang taniman, no? Yan. So ganyan. At ito na nga, mga ibigan, no? So dito din natin ilalagay sa may PVC pipe natin na taniman, ano? So pantay natin yung lupa. Medyo tiyaga lang talaga, mga kaibigan, at wala talagang easy, ano? Walang easy na bagay. Maswerte na lang, ano? At syempre, pantay natin, tanggalin natin yung mga excess na lupa. And then ito na nga, nailagay na natin yung isang paa. And then ito na yung pangalawa. Ayan. So ang ginawa kong sukat lamang ng paa na yan is let's say mga 27 inches, ano, or depende. Depende sa height ninyo, ano, kung gusto niyo gatuhod or gabewang, pwede niyo gawin, no. So adjustable naman siya. Na-set up na natin ang water tank pati yung poste niya, yung tukod niya. At ngayon ay kukuha naman tayo ng lupa na galing dun sa ating kulungan ng mga manok, no, yung kinolekta natin nung nakaraang video, at pwede natin siyang gamitin. At mga kaibigan, tapos na natin lagyan ng lupa na galing doon sa ating kulungan ng manok. At sunod natin ay lagyan natin ng fertilizer, ano. Although mataba na siya, pero gusto ko lang din na talaga, no, masiguro, ano. Kunti lang. So ito ay triple 14 fertilizer. Tanim natin itong ating strawberry.
haluin niyo lamang, no? Huwag niyong tatabunan yung pinaka-crown. Ilabas niyo yung crown dahil para maiwasan yung root crown, ama. Ayan mga kaibigan, natapos na din tayo. So, ginawa natin kapakipakinabang ang lumang water tank at tinaniman natin ng strawberry at ang level niya ay nasa may bewang ko, no? Yan. Para pagka mag-harvest ka ay napakadali na lamang, no? So, hindi na yuyuko. At ang mga nasa likod ko naman ay mga strawberry din siya, no? May pechay ako. Ito sa bandang likod ko ay sili. So yun, medyo naka-elevate na kaibigan ng ating mga tanim, no? Dati ay nagtatanim ako sa mga garden bed, ngunit binago ko na yung sistema. At ito nga pala kaibigan na nasa likod ko, ayun ay mga strawberry din, ano? Yung banda dun sa likod. At itong sa may sumunod ay mga pechay, at ito naman sili, at ito ngayon ang ating strawberry uli. At siya nga pala, sa darating na January 24 magpaparapol na po ulit tayo at baka isa ka po sa maswerte yung mabunot ko, pwede ka pong manalo ng 1,000 pesos at yun lamang po ay ang paraan ng aking pasasalamat. Kaya comment po kayo dahil yung pangalan po ninyo ay isasama ko sa aking raffle draw, no? Kaya muli, God bless po sa inyo lahat, Happy New Year po, at isa pa nga po pala, mag-iingat kayo dahil marami na naman mga virus na lumalabas, ano? Mag-iingat po kayo lagi, palakasin ang inyong kalusugan, vitamin C po lagi. Salamat po.